Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin this time, no? Ang road concreting estimate o yung pag-estimate po ng daan natin, no? Para ma-compute po yung semento, buhangin, graba ng pinakukongkretong daan. Ito pong estimation na ito, no? Hindi lang po applicable ito sa pagkukongkreto ng daan. Pwede rin nyo rin pong i-apply ito sa pagkukongkreto ng mga poste, ng mga islab, ng mga biga. Kaya lang dito po sa estimation natin ito, hindi lang po 40 kilograms sa per bag na simento ang gagamitin natin. Susubukan din po natin yung 50 kilograms na bag ng simento. Para malaman po natin, no, kung paano computein kung gagamit tayo ng 40 kilograms na bag ng simento at saka 50 kilograms na bag ng simento. Yan po yung step by step na kukomputin natin sa videong ito, no. Minsan po kasi, no, wala pong 40 kilograms pero merong 50 kilograms, no. Sa video pong ito malalaman nyo, ha. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo, may matututunan po kayo sa videong ito. Okay, umpisahan po natin yung topic natin, no, dito sa bali sa isang kubikong kongkreto, no. Dito po per cubic meter ng concrete, gaya ng nakikita po natin na ito, no? 1 cubic meter po ito. Kung class A mixture po ang gagamitin natin na ang ratio niya is 1-2-4, no? Isang parte ng simento na dalawang parte ng buhangin at apat na parte ng graba. Kung 40 kilograms po yung gagamitin natin, no? Bawat bag. Bali, siyam na bag po ang magagamit nating semento bawat kubiko po ng kongkreto, no? Bali, kung yung buhangin naman po na magagamit natin, 0.5 cubic meter po bawat kubiko po ng kongkreto, yung nakikita po nating ito, no? Sa graba naman po na magagamit natin, 1:1 po yan, no? Bali, 1 cubic meter na gravel kung 1 cubic meter of concrete. Bali, 1 cubic meter of concrete, makakagamit po tayo ng 1 cubic meter ng gravel. Ayan po, no? Pero sa buhangin po, kalahating kubiko lang, no? Pero kung 40 kilograms na bag na ng simento ang gagamitin natin, 9 bags po yan, no? Per cubic meter ng concrete. Yan po yung dapat nating tandaan. Sa pag-compute po ng cement, sand, and gravel. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Pero kung 50 kilograms, boss, no, ang gagamitin natin, no? Bali, kung 50 kilograms, mga boss, bali per bag of cement, bali ang magagamit lang po natin, no, bawat kubiko ng kongkreto, no? Bali, ang semento po natin na 7 bags lang po, no? Kung gagamit tayo ng 50 kilograms. Pero yung buhangin po at saka graba, parehas din po yan, no? Bali, yung buhangin natin na 0.5 cubic meter ang magagamit natin per cubic meter ng concrete. Yung nakikita natin ito, no? Sa graba, parehas din po, no? 1 cubic meter ng graba, ng gravel, bawat kubiko ng kongkreto, no? Nagkaiba lang po yan, no, pagka sa bigat ng bag ng simento, no? Iba yung 40 kilograms, iba naman dito sa 50 kilograms. Kung 50 kilograms, bali 7 bags na lang, no? Per cubic meter ng concrete, no? Bali, ayan po yung pagkakaiba ng 40 kilograms na bag ng simento sa 50 kilograms ng bag ng simento. Mas konti po yung bag, kasi mas mabigat po yung 50 kilograms sa 40 kilograms. Ayan po yung una nating dapat tandaan pag magko-compute po tayo ng cement, sand, and gravel.
Okay, punta na po tayo sa susunod na topic natin. Kaya lang mga boss, no, bago pala tayo magpatuloy, sana pakipindot pa lang po muna pala, no, yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe. Pati na po yung notification bell, no. Kung may time po kayo, pakishare na rin yung video, no. Ang mix ni Kuya YouTube channel po, merong playlist videos yan. Ito po yung mga yon. Sana pakiwatch nyo na lang po. Maraming salamat po. Okay, ituloy natin mga boss yung topic natin, no. Bali, ito pong class A, no. Bali, wag po kayong magpapalito, no. Kasi minsan sa class A, meron pong ibang tawag dyan, no. Bali, ang class A po, ang tawag ng iba dyan, M15 mix. Ayan po, no. Bali, M15 po. Concrete mix. Bali, pag sinabi pong M15, class A din po yan, no. Ang ibig sabihin lang po ng M, ayun po, nasa baba, mix po ang ibig sabihin yan, no. Yung pong 15, bali 15 newton per millimeter square. Yan po yun, no. Class A din po yan, no. M15. Yung pong M20, yan po yung class AA, no. Yung 1:1.5:3. Kaya yung M15 po, 1:2:4, no. Na ang ibig sabihin po, sa isang bag ng simento, meron po tayong dalawang bag na buhangin na gagamitin, yung pong graba, no? Apat naman pong bag. Ganon po ang ibig sabihin yan. Bali, kung ayaw nyo pong bag, no? Kung balde po ang sukatan nyo o timba, pwede rin po, no? Bali, sa isang timbang simento, no? Dalawang timbang buhangin ang gagamitin nyo, apat na timbang graba naman po ang magagamit natin, no? Bali, sundan lang po natin yon, yung M15 bali, or class A, 1:4, yung pong ratio niya. By the way po, no, meron po akong isang video, no, na ito pong grades of concrete na magmula sa M5, no, hanggang dun sa M40 o pataas pa, meron akong isang video dyan na in-step by step ko pong i-discuss kung paano po yung ibig sabihin ng mga M or yung mga grades of concrete na yan. Kung M po ang balibasa, no, ng grades of concrete. Kasi tayo po, nasanay tayo sa class A, class AA, class B, class C, o class E, mga ganun po, no. Pero yung grades of concrete po, pwede rin pong M5, M7.5, M10, no? Ganun po. Na-discuss ko po yan sa isang video. Sana po, panoorin nyo po yung isang video kong yon. Okay, ang susunod na topic po natin, mag-compute na po tayo, no? Ito pong kino-compute nating road na ito, ang haba po niya, o yung length niya, 500 meters o kalahating kilometro, no? Tapos ang lapad po ng daan na kukomputin natin, 6 meters po ang given natin, no? Tapos ang kapal po na inilagay natin, yung kapal ng daan, bali 0.3 meters, 1 foot, no? Or 300 millimeter yung kapal. Ayan po yung given natin, no? Kailangan po makompute muna natin yung volume ng daan, no? Kung ilang cubic meter ito, bago po natin makocompute yung simento niya na buhangin at saka yung graba, no? Yan po yung next step. Bali, ang volume po natin na length times width times yung thickness lang po yung computation natin dyan. Although naka-slope po ng konting-konti yan, no? Hindi na po natin kukomputin ng trapezoidal yan, no? Bali, ganyan po yung compute natin, length times width times thickness, no? Halos sa maliit na maliit lang po yung pagkaka-slope nito, no? Para lang po umano yung tubig sa gilid, no? Kaya ganyan po yung computation natin. Tapos yung volume po niya, no? 500 meter times 6 meters yung lapad niya, ang kapal niya 0.3, ang volume po niya 900 cubic meter. Ayan po yung volume niya. Pag na-compute na po natin yung volume, makocompute na po natin yung semento, buhangin at graba niyan. Kung gagamit po tayo ng class A, no? Bali, ang gagamitin po natin na 40 kilograms per bag ng semento, class A po yan, no?
1-2-4 yung ratio, ang volume natin na 900 cubic meter, yung bag po ng cement natin, yung bilang ng bag ng semento natin, volume lang times 9 bags per cubic meter. 9 bags po yan kung 40 kilograms po ang gagamitin nating bigat ng semento bawat bag, no? Ngayon na 900 cubic meter times 9, ang answer po dyan, 8,100 bags po. Bali 40 kilograms po yan per bag na semento. Sa buhangin naman po, no? Bali 900 cubic meter times 0.5, bali ang buhangin po natin na magagamit, 450 cubic meter naman, no? Sa graba po, bali 900 cubic meter times 1 cubic meter per cubic meter of concrete, bali ang graba po natin 900 cubic meter. Ayan po yung cement, sand, and gravel natin. Ngayon kung 50 kilograms po per bag na simento ang gagamitin natin, no? Class A pa rin, 1-2-4, ang volume natin na 900 cubic meters. Ito po yung computation niya, no? Bag ng number ng bag ng semento natin na volume times 7 bags per cubic meter na po, no? Gaya po ng pinakita natin kanina, no? Bali pagka 50 kilograms na 7 bags na lang per cubic meter ng concrete, no? Bali 900 cubic meter times 7, ang answer po natin 6,300 bags. Yung 6,300 bags na yan, 50 kilograms po yan per bag. Ayun, no? Sa buhangin po natin, no, 900 cubic meter times 0.5 cubic meter per cubic meter of concrete pa rin po yan, no? Wala pong nabago. Bali ang sand po natin na 450 cubic meter pa rin po, no? Bali yung gravel naman natin, yung graba, ganun pa rin po, no? 900 cubic meter times 1, bali 900 cubic meter din po. Okay, ayun lang po yung naging computation natin, no? Sa road concreting estimate, no? Ng semento, buhangin at graba. Sana po natuto kayo sa video kong ito. Kaya lang bago po tayo mag-exit, i-shoutout ko muna po pala. Shoutout muna po pala, no, sa mga magagandang YouTube channel, no. Ito pong Jamyag TV at saka yung Alcor Alberto TV, JM Real Time. Magaganda pong YouTube channel 'yan, no. Makakakuha po kayo ng mga kaalaman dyan sa construction at mga DIY. Sana po panoorin nyo yung mga video nila, napakagaganda po. Okay, ganun lang po, no? Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.